dahan-dahan ang ina-update ang roster nitong NBL Australia. Ito ay para sa 2021 to 2022 season. At kung titignan natin, ang website ng NBL Australia ay nandun na ang pangalan ni Kai Sotto sa ina-update na roster ng Adelaide 36ers. Apat pa lamang sila na nakalista sa team roster. Ito ay ang guard na si Josh Giddey na mukhang matadrop sa NBA at kung hindi man ay siguradong meron siyang slot para sa Adelaide. Nandyan din ang isa pang guard na si Sunday Deck kasama ang center forward na si Daniel Johnson na veterano sa team. And of course sa center position ay si Kai Sotto. Kaya tuloy na ang ating kababayan sa Australian NBL. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutan pong i-like, i-subscribe, and hit that bell button para pareho tayong updated. Nagsisimula na ang NBL Australia sa paghahanda sa incoming season, kabi-kabilang trades at signing ng mga players sa bawat koponan. Ang latest sa Adelaide ay pinapirma muli ang kanilang sentro at top shot blockers sa liga na si Isaac Humphries. At ang ibig sabihin niyan, silang tatlo nila Daniels at Kai Sotto ang nasa rotation ng frontcourt. Pero nakita natin sa nakaraang NBL preseason ay gumagamit din ng Twin Tower ang coach ng Adelaide. Kaya posible na may kasama lagi na veteranong sentro itong si Kai Sotto sa loob ng court. Kung may kombinasyon na Johnson at Humphries, at least may Johnson at Sotto. 1 year din lamang ang pinirmahan ni Humphries kaya posibleng maiwan si Kai at si Daniel Johnson pagkatapos ng season na ito. FIBA Asia ka pa lamang ay nakamata ang NBL Australia sa mga laro ng gilas at sa performance si Kai. At kung may laro naman si Kai sa national team, ay hindi nila ito hahadlangan. Our club worked in with the Philippine national team program. We are used to this. We have many players from within the Australian Boomers national team that are also Adelaide 36ers players. So we are used to working within the FIBA windows, we're used to communicating with the coaches. Ganun na nga ang ginagawa ng pamunuan ng Gilas ang magkaroon ng negotiation sa NBL Ball Club ni Kai Sotto. GM na mismo ang nagsabi na wala namang problema. Pero again sa nangyayaring negotiation, maraming pwedeng mangyari depende sa sitwasyon. Lalaro ba si Kai sa FIBA Asia Cup o hindi, ay we must respect the decision. Napagdesisyonan ng South Korea na ibalik ang karamihan sa kanilang mga pro players para sa FIBA Asia Cup. 8 na nag-represent sa FIBA World Cup 2019 ay kasama sa roster ng Korea kabilang si Raguna. Mukhang natauhan itong South Korea sa kanilang performance sa nakaraang dalawang tournament. Mapapansin lang na wala na ang kanilang deadly shooter na si Yoon Jung Lee. Ang dahilan ito ay nagbalik na ng Amerika dahil hindi pinayagan ng kanyang school na Davidson College na siya ay mag-participate sa FIBA Asia Cup. Napospon man ang FIBA Asia Cup draw at kung matuloy na ay hindi pa tayo sure kung makakaharap natin muli ang South Korea. Again, FIBA Asia Cup is a higher level than the qualifiers dahil lumusad na ang mas malalakas na teams. Sa ngayon ay maghahanda muli ang Gilas dahil with or without Kai Sotto, tuloy ang laban para sa bayan.